Zero. Okay, Mami. Hello mga friends and viewers, nandito naman po tayo ulit sa Edna's Lutong Bahay, dito po sa Edna's Eatery, sa tapat po ng Pinesville Subdivision, Piast, Baguio City. Dito po ulit tayo sa Edna's Eatery na magtuturo ng panibagong recipe natin. Pwede po itong pang-business, lalo na sa mga misis dyan, o kaya po sa bahay, pang-snack ninyo kung gusto nyo. Wala pong iba kung hindi ang ating special ukoy, panibagong recipe na naman po ito. Ito ang ating mga ingredients. Kung meron po tayong dried, pampasarap din po ito, dried shrimp na maliliit, meron naman po tayong mga fresh na shrimp. At imimix po natin ito. Dati po ang ukoy natin, ito lang siya, kamuting kahoy. Ang ukoy natin dati, kamuting kahoy at saka papaya po. Ngayon, meron po siya para mas masarap siya. Lagyan natin siya ng kalabasa at saka kamuti po. Kailangan po, kapag kalahating kilong kalabasa, kalahating kilong papaya, kalahating kamuti, at saka kalahati din ng kamuting kahoy. Dapat po equal ang, ano niya, ang timbang niya. Tigahap kilo po lahat ito. Ngayon, meron tayo mga ingredients dito. Ito po mga atswete. Ito po ang pampakulay natin. Kailangan meron din po tayong all-purpose cream para sa pampalapot natin. Mamaya masikita niyo po. Meron din tayong seasoning. Kahit konti lang lagyan natin kasi nga pang-business. Pero kung sa bahay lang, kahit hindi niyo nalagyan ng seasoning. At ito po ang salt natin. At makakailangan din tayo ng water. Ito po. Umpisahan na po natin. O ay, mag-umpisa na tayong magbalat. Ano po mga viewers? Pasensya na po kayo. Maliliit ang kamuting kahoy. Dahil kung ano lang ang pwedeng mabili. Hindi katulad nung walang lockdown. Mga kakapitita, marami sila. May konti lang po ang mga nagbibenta nito. Mabuti nga po nakakita kami sa harap namin. Ang hirap kasing hanapin nito. Seasonal sila. Meron po dito, minsan hindi mahirap balatan kung malalaki sila. Pero mas magaganda rin yung maliliit kasi malalambot. May viewers na ba tayo, Ann? Isa pa lang nga, si Pastor. Sabihin mo, ano pag may viewers na, magsasalita ako eh. Thank you.
ito lang ang ano, medyo matagal yung pagbabalat. Sana madat na nila yung ano, may starch yung pag ginagrind ko siya. Ano. Ito po, naka-order na siya mga viewers, ang ating hukoy. Para hindi sayang, meron tayong balik puhunan. Ay, ito magandang balatan. Makuha natin yung amin. Matagal ko na rin hindi ginagawa ito. Nung ano pa ako, ang huli kong ginawa ito, nung ano ako, nasa college pa ako, 80s pa yun. Pero naalala ko pa siya kung paano siya gawin. Parang ano na siya. Ito ang pinakamatigas nating binabalatan, yung kamuting kahoy. Wala pang viewers ah. Si Pastor po. Nag-invite na po siya. Sunod natin yung kamote. Mas maganda sana yung malalaki dito. Kaya lang walang malalaki eh. Mga ano, kung ano ang darating sa market kasi nga lockdown. Mga tao, hindi sila ganun kadaming magtanim na siguro ngayon kasi nga konti na lang ang bumibili kumpara mo nang walang lockdown. Mabili araw-araw sa palengke. At least yung sumunod natin babalatan, medyo malambot na. Yung kabuting kahoy lang ito.
yung ano ni Kuya, yung sumusuporta siya sa atin. Kahit na ano, hindi siya nakaka-likes. Tinitingnan niya yung mga luto ng Edna's lutong bahay. Si Mama yung asawa niya? Yung ano niya, yung pamangkin niya. Very supportive din ng mga yun. May dumagdag na dalawang viewers mo. Hello, mga viewers. Ito, naggagawa tayo ng special ukoy. Nandito na tayo sa pagbabala ng kamote. Ang ano natin, ang ukoy natin, ngayon is special. Ano, apat na klase. Di ba ang naunang ukoy ng Kapampangan kasi, ano siya, papaya lang at saka kamoting kahoy, yung maunang ukoy. Tapos na dagdagan siya, papaya, kamoting kahoy, at saka kamote. Tapos na dagdagan na naman siya, yung si Tita Lucing ko ang nakikita kong nagtinda kasi siya sa amin, sa baryo namin. Nakikita ko yung niluluto niya, ako mahilig akong tumanghod sa lutuan, siguro dahil yun ang passion ko. Ngayon, nag-upgrade yung ukoy natin ngayon, kaya nasabi kong special siya. Apat na ano siya, apat na klase. Kalabasa, papaya, kamote, tsaka itong ating kamoting kahoy. Ano yan ha, mga pare-pareho ang kilo niya, tiga half kilo silang lahat. Para pantay anong lasa niya, balance. At meron din tayong hipon dito oh, na pressed at merong dried na hipon. Maganda po ang pagluto nito, lalo na yung sauce niya. Kaya naman nagawa ko na yung sauce niya eh, pero pag naano ito, pa, live stream ito eh. Iaano sa video ng mister ko, malalagay din ito sa video. Makikita nyo dun lalo ang mga sukat ng mga ingredients para madali nyo siyang sundan. Pero ngayon kung gusto nyo dito, minsan kasi lalo na sa mga edad namin, pag umabot na ng 50s, tinatamad ng magbase. Kaya, ano, mas maganda. Meron nga isang, ano natin, yung isang viewer natin, na si Sylvia. Gusto niya, ano, sinasabi ko yung mga sukat ng mga ingredients. Kasi, isang kasi nakakatamad daw magbasa. Pero yung mga hindi makakapanood ng live stream ngayon, makikita nyo rin po siya sa next week. Kaya lang mas maganda yung live stream kasi ano siya, kumbaga sa ano, buo, wala siyang cut. Kung hindi nyo makuha ng isang beses, at least yung paulit-ulit na pagluluto ko nito, ng alimbawa ukoy. Minsan sa video, isang beses lang ang pagluto ang papakita. Ito paulit-ulit kung paano ikamada yung ano, yung mga ingredients at saka yung mixing niya. Parang ang sarap kasing kumain ng ukoy. Ano ito? Dinil ko na ito eh. May mga nag-order na ng iba. Pero dadamihan ko na. Kasi hindi ko pa naalok yung iba. Para balik puhunan po tayo, diba? Mapalad ang nakakabili nito kasi mura siya. Balik puhunan siya. Para meron tayo susunod na ulit na ituturo sa inyo na iluluto. Na pambili ng recipe natin. Abangan nyo rin po yung ano, yung gagawin kong fresh lumpia, tsaka kung paano gumawa ng lumpia wrapper, kukombine ko po yun. Kasi wala kaming lettuce ngayon, yun sana ang gagawin ko, fresh lumpia. Wala kaming lettuce, mas masarap kasi pag may lettuce, para kumpleto siya. Pero itong week po na to, yun ang gagawin ko.
Pasensya na po kayo kanina. Pinatay namin yung video, yung mag-i-start ang ukoy. Kasi yung hindi nag-move yung number niya. Hindi nyo rin siya mapapanood ng matino. Yung oras mo. Tapos na tayo sa dalawang ano niya, ingredients niya. Ito yung kamote tsaka kamoteng kahoy. Exciting na ano to eh, luto. Sunod natin itong kalabasa. Si Chalusing, kung napapanood niya lang to, matutuwa siya. Yung tita ko na, ano, mahilig siyang magluto ng merienda, ganito. Maaga siyang nabalo, si Chalusing. Ito rin ang isang pinambuhay niya sa pamilya niya, yung pagluluto. Maganda kasi basta nabibili lang. Hindi ka magkukulang pag nagluluto ka eh. Nakakalibre ka na ng pagkain, kumikita ka pa. Sana nanonood na sina Joshua, ano. Nandyan pa sila. Wala naman, isa na lang yung nandito, si Pastor. Si Pastor na naman, ano. Pero baka may mga nagbo-views din, Mami. Kaya lang hindi lang siguro na Hindi natin na, ano. Kasi di ba pag ano, kahapon ba yun? Pasilip-silip. 34 views? Oo, pasilip-silip sila. Kasi walang ano yan, wala siguro silang ano, hindi sila, wala silang YouTube account, kaya hindi sila nag-view. Ay wala, hindi sila na... May dumagdag na isa. Hello viewers! Oh, meron na naman po isa tayong viewer. Ito, naggagawa kami ng ukoy. Salamat sa pagbukas mo ng YouTube ko ha, yung live stream ko. Naggagawa kami ng ukoy ng Kapampangan. Special ukoy. Ang special ukoy namin may kalabasa, meron siyang papaya, at syempre hindi nawawala yung kamuting kahoy tsaka kamote natin. Masarap ito, promise. Tumutok ka lang. Ito na ang pinakalas natin, yung papaya. Matagal lang naman yung pagbabalat eh. Pero pag ano na, okay na yan. Alam niyo po ba, kapag sa ukoy kasi, hindi na nauhugasan yan kasi nabalatan na, basta malinis ang balat. Kasi pag inugasan siya, maghahalo yung tubig. Pangit. Kaya, ano, hindi na inuhugasan, uhugasan na lang siya bago siya balatan. Kaya, naka-gloves na ako para hindi na sa hugasan. Hindi na sa marumihan. Masarap ito, lalo pang tanggal ng umay. Itong ukoy natin na to. Yung suka namin ang sarap-sarap. Didemonstrate ko sa inyo kung paano ang paggawa. Special sauce din ito ng ukoy. Hindi nilalagyan,
mas okay ito, nag-upgrade siya yung ano ko, yung sauce ng ukoy kaysa nun sa nauna para mas sasarap. Alam niyo naman po, kahit anong klaseng talent natin, katulad ng pagluluto, pag talent mo to, i-explore mo talaga eh, para mas lalong mapasarap. Kailangan po, kasi hindi na siya uhugasan, kailangan matanggal mabuti yung buto. Kapag nahulog ito sa ukol, mapait siya. Kaya siguraduhin yung walang mahuhulog na buto ng papaya. Ito, wala na siyang buto. Okay. Next na gagawin natin ay ang susunod na gagawin po natin ay mag-grind tayo. Ito yung grinder na malaki para hindi siya matulog. Hindi dito. Dito po sa malaking grinder. Para ano siya, tama lang ang lambot niya. Kasi pag ganito siya, oh, ganito siya, oh, ganito siya kalalaki. Para hindi siya maduro sa pagprito. Mahirap kasi yung sobrang pino. Parang dumudulas po siya. Tatanggalin po itong gloves ko. Madulas siya. Nakakatakot kasi ito pag hindi maingat eh. Sasama pati ano mo, balat mo. Lalo na pag matalim ang ano, ang pang-grind natin. Pero mas maganda ang matalim na pang-grind. Ingat lang sa pag-grind. Baka masugat tayo. O, ganito lang po ito. Tama ito, ano, pang merienda para kakaiba naman. Hindi na lang puro matamis. Pero sa susunod na kung ano natin, na live stream, ano, yung press na lumpia, masarap yun. Sana maano na ni Sister Rida. Sister Rida Cardiff. Gustong-gusto niyang pinapanood dito. Wala pa sila. Wala pa, ma'am. Pero may dumagdag na dalawa. Hello, mga viewers. Ito, meron tayong ano, special ukol. Magawa ko ng special ukol ng kapampangan. May with special sauce ito, mamaya. Tingnan nyo. Masarap.
isunod po natin ito na. Kahit magkahalo-halo, yan maghahaloin po natin mamaya. Yan. Order na po ito. Gusto ko rin kayong ano, matuto para masaya, marami tayong matututo nito. Dahan-dahan ako, baka makuha yung kamay ko. Ng viewers naman. Mm-hmm. Sana may enjoy ng ating mga viewers ang ating paggawa ng ukol, special ukol. Ito lang po ang mahirap anuhin kasi malalaki. Konti, sandali na lang po at matatapos na tayo. Tapos ang ating kalabasa. Next, ito natin mga kamote. Naku, ito mabilis na ito. Malalambot kasi sila. Kunin ko ito, malinis na. Ito, sandali lang sila oh. Kasi ano sila, malalambot yung mga kamote natin. Mas maganda pag nag-grind nyo ito, pahaba. Dahil maliliit ang kamote natin, ano? Kung ano na lang ang dumating kasi lockdown. Hindi katulad yung hindi lockdown, maraming klase, may mga malalaki. Ngayon walang masyadong malalaki. Tsaka ang mahal-mahal ng kamote. Sobra. Yung mga slices, ano niya, grind niya. Kailangan ganyan siya kalalaki para hindi siya maduro. At
Alam niyo po ba yung uli kong nasa college pa ako, nung napag-ahalata na yung katandaan ako. Nung nakikita ko to, 18 years old pa ako. Noong 1967 ako. 1985, nung nakikita ko pong yung nakikita ko po. Sabi ni April Joy, Mami, sabihin mo daw yung ingredients kasi di niya naabutan. Oo, April Joy, ano, sasabihin ko yung mga ingredients natin mamaya, ulitin ko. Pagkatapos natin mag-grind, no, April? Para may sabi ko ng maayos sa'yo. Basta ano, tutok lang kayo. Alam mo ba, April, dinidil ko na to eh. Para balik po unan tayo. Oo, si ano, anak ni Ate Glaze, no? Oh, Joy. Eto, oh, may bago tayong ano. Kumusta na si mama mo, si Ate Glaze? Mga friends po natin sila eh, sa La Union. Pinanggalingan na church ni Pastor Barton eh, yung church nila. Payokpok Baptist Church. Diyan po nakatira din si Nobi. Si Nobi Rose Laios Logusta. Siya po ang ano, ang palaging nagbibiyo nito. Kasi nagbi-business sila sa Saudi, silang mag-asawa, yung asawa niya si Francis. Luto mo sa mama mo to, Joy, ha? Masyadong mabilis ang Joy, baka ang pati balat ko makuha nito. Masyado kasing matalim, pero maganda to, matalim, dire-diretso. Hindi masakit sa kamao. Pas, pwede pong pakisuyo yung electric pan? Na ano, mainit? Nakasara kasi ang ating sliding, kaya ang lamit, ang mainit, ang pakiramdam ko. Trick-trick pa rin. Pag magluto na lang tayo, doon natin alisin. Patayin? Hindi, ano mo, iharap mo sa akin. Ang init, pinapawisan ako. Yan, thank you. Malapit na tayo matapos, Joy. Sandali lang, Joy, kukuha ako ng maliit na planggana na bitin itong lalagyan natin. Lagay ko muna dito, Joy. Nabitin ang malagyan ang ano natin, ang tray. Ano kasi ito, 2 kilos lahat, Joy. Half kilo na kalabasa, half kilo na kamuting kahoy, half kilo na kamote, tsaka half kilo na papaya, Joy. Ano sila, equal ang ano nila. 1:1 silang lahat. Puro half para balance ang ano niya. Mas masarap kasi pag pare-parehas ng timbang. Yung mixing niya maganda.
LV Gaza. Masarap yan. Oh, Ati LV, Ukoy. Ukoy ni Chalusin. Ang muli kong, ang natatandaan kong nakita kong niluto ito, 1985, Ati LV. Nung nagtitinda sa atin si Chalusin. Nagtitinda ng ukoy sa harap ng bahay natin. Ano ito, Ati LV? Half na papaya, half na kilo. Half na kilong kalabasa, half na kilong papaya. Half na kilong kamuting kahoy, tsaka half na kilo ng ano, kamote. 4-in-1 na ukoy. Dati ang ukoy ng Kapampangan, nung nasabi ko, katulad ng nasabi ko kanina. Ano lang siya, papaya tsaka kamuting kahoy. Eh, na-discovery ni Chalusin na mas masarap pala pag may kamote tsaka kalabasa. Kaya yun ang pala, malambot siya, hindi siya matigas kasi pag kamuting kahoy lang at saka, di ba matitigas yung kamuting kahoy tsaka papaya? Matigas siya. Ito malambot kapag ganun. Ano siya, iba yung kakaiba yung lasa niya. Mamaya pag niluto ko, makikita. Walo ng viewers pa naman. Hello mga viewers. Tutok lang po kayo. Masarap ito. Special ano. Special ukoy para sa mga bago nating viewers. Malapit na po tayong matapos. Wala na po pala. O, mga viewers, natapos na ang ano. Ang minadampot ko ito, malinis naman sila. At lilinisin natin para hindi messy. Pag nagprito tayo, dire-diretso. Madali na lang po ito. Kasi na-grind ko na siya. Gagamit ko Linda Soriano. Wow. Si Linda Soriano. Hello. Hello, Madam Linda Soriano. Ito po yung ating special ukoy. Ukoy ng Kapampangan. Inuulit-ulit ko po para makasunod sila. May kamuting kahoy, may imimix lang natin siyang mabuti. Para maganda yung ano niya, halu-halo siya. I-spread lang po natin siyang ganito. Yung kamuti natin, violet, ano, colorful. Wala kasing ano, available na white na kamuti. Alam niya naman, lockdown. Limited ang mga binibili natin. Diyak makakita. Ang white na kamuti. Ayan, okay na po siya. Okay na po siya. Kukuha lang po ako viewers ng mga viewers na ano natin. Pero bago po ang ano, mag-mix muna tayo. Nani, itutok mo nga dito an sa ano natin. Pag mix tayo ng ano niya, yung sauce ng ano, ng ano natin, ukoy, para kumapit siya. Kasi pag wala ito, hindi siya kakapit. Lagyan po natin siya ng asin na. Ingat lang po tayo, wag baka mapaalat siya, ah. Di baling matabang, wag lang
maalaw. Tapos yung konting seasoning natin, kasi ano ito eh, marami siya eh. Dagdagan pa natin para maluto siyang lahat. Para minsanan na. Tapos konting asin ulit. Pero pag nailagay po ito sa video ni Pastor, ano, umiyak sa aking ingredients ang sabihin ko. Ito po, huwag tayong gagamit ng food color. Dapat ito na ito ang gamitin natin para ano. Sa bagay na sa inyo po, nagbi-business kayo kung wala kayong makikita at sweet eh. Pwedeng food color. Pero mas maganda pag ganito. Mix po muna natin siyang mabuti. Maganda po yung mga bilog na ganito ang pang-mix. Mamimix siyang mabuti. Hindi yung mga palapad. Ang hirap niyang i-mix pag ano. Kaya napapansin nyo, sa pang-bake, puro round ang mga pinang-mix nila, ang mixer nila. Kasi madali siyang mag-mix. O katulad na ganyan, round ang ano natin eh, pag ano natin, yung paghalo natin. Kaya puro ang bowl dinisign talaga sila, bowl ang gagamitin para mas mabilis. Ngayon po, lalagyan natin siya ng ano, water. Huwag pong masyadong malabnaw ha. Tatantyahin nyo lang, pag malabnaw, pangit na, hindi nakakapit yung ano natin. Ano, bubuhag-hag na yung ano natin. Hindi na, parang hindi na magmumold ang ukoy natin. Buhag-hag na siya. Pasensya na po kayo na, sa Edna's lutong bahay tayo, may naririnig kayong sasakyan. Alam nyo po, kahit medyo matabang ang ano nito, ang asin, basta wag lang magpahalat. Bakit po? Yung sauce niyang ang ano, kapag papalasa nito. Kasi may partner talaga siya, suka, na may mga sahog. Hindi mo siya nakakaumay siya pag yun lang ang kakainin mo, hindi mo siya mauubos. Yun talagang partner niya, parang yung ano, parang yung empanada dyan sa Bawang La Union, empanada ni Locos. Hindi mo makakain ang empanada ng Ilocos kung wala yung sauce niya. Parang ganito din yun. Nakakaumay siya pag wala yung sauce. Ito sabi ni Auntie Linda Soriano, ako yan, son. Anak ng losing baby. Ha? Anak ni? Anak ng losing baby. Sabi niya, Linda. Ha? Si ate. Ay, si ate baby. Ate! Ate, luto ni nanay mo to. 1985, muli kong makita. Hindi ko kasi alam ang pangalan ni Ate Baby. At salamat, Tinga. Salamat sa pagsuporta mo. Ito, niluluto, sineshare ko yung sa nila live stream ko yung namaan ako si kay Chalusing sa nanay mo. 1985 ito, nung huli ko siyang makita. Kaya sabi ko, ano kaya ang susunod kong live stream na pwedeng pang business? Kasi ang mga karamihan dito, ang sumusubaybay, La Union, dito sa Rosario, Inabaan. Kina Sister Jane, yung dating member ng church. Inabaan. Alam niyo pala yung mga Inabaan? Oo, Inabaan. Nakapunta na kami doon 2 beses kay Sister Jane. Nakapag-asawa siya doon. Malayo ba sa Sapilangin, mami? Malapit. Hindi ko alam kung malayo-layo o malapit-lapit. Ito na po siya, no. Tatry natin siya. 1985 ko pa ito ni huling naluto eh. Kapag medyo malabnaw siya, dadagdagan lang natin ang harina, ganyan. Kaya ginaganyan ko po para matutunan nyo, hindi yung eksakto. Para yung alternatives niya. Kapag malapo, dagdagan ng tubig. Kapag sumobra sa tubig, dagdagan ng harina. Kaya kailangan yung harina nyo, hindi na si short yan. Palaging may extra kayo. Okay. Sabi ko na po siya at mag-i-slice tayo ng ano, ng hipon. Bongga ang mga hipon natin, Ate Baby. Yung malalaki, kaya hinaluan ko nitong maliliit na to. Kasi malulugi tayo.
Yung ipon natin, ano, tigpo 450 per kilo, 600, ganyan. Ito siya, oh. Ito, hindi tululutuin yung ipon. Ano siya, gaganyan. Kaya lang, ginaganyan ko kasi manlalaking niya para hindi tayo talo. Yan, ginaganito ko. Hindi natatanggalin yung balat mo? Hindi, hindi tinatanggal ang balat nito. Ganto lang siya. Kung may mas maliliit na ipon, yun ang bilhin nyo. Kasi mas maganda. Lipat ko dito. Ang lalaki ng ipon, ati baby. Si Ate Linda, si Ate Baby pala. Yan ang pinsang kong alam lang namin nickname niya. Very supportive sila sa ano natin eh, sa Ednas lutong bahay, yung mga pinsan natin. Kapitbahay namin yan, yung matandang bahay namin, may matandang bahay din sila din sa kapitbahay namin. Kumusta na si Chalusing? Sana mapanood ni Chalusing ito. Teka, anuhan ko muna ate ah, para hindi tayo nilalangaw dito. Gerald Turlan. Ay, nalate. Ay, Gerald. Thank you, Gerald. Talagang si Gerald. Gerald, gumagawa ako ng ukol. 1985 ko pa huling ginawa ito, Gerald. Susubukan ko ulit. Ang ano natin, Gerald, ano, 1:1. Half na kilo. Dati ang, ano ng Kapampangan, ang ukol nila, papaya lang at saka kamuting kahoy, ano. Yung tita ko, ano niya, inimbento niya to, half kilo na papaya, kung half lahat, half kilo na papaya, half kilo na kalabasa, half kilo na kamuting kalat, half kilo na kamuti. Ito siya, Gerald, oh. Na ano na to, Gerald, may nag-order na ng iba. O, start na natin siyang lutuin. Abs, pati patay yung electric pan natin. Cubs, pakipatay yung electric pan. O, ito na, Gerald. Huwag pong masyadong ano, ha. Yung lubog yung ukoy, tama lang lulubog siya. Kasi, baka, ano siya, hindi siya mag-mold mabuti. Pas, pakipatay yung electric pan. Pasensya na po, ha. Kasi ang init-init. Ngayon magluluto ako, mamamatay ang ako, eh. Kaya pinapapatay ko. Pinapawisan kasi ang beauty ko, Gerald, eh. O, ay, ano mo siya dito? O, Gerald, ito na. Ang ating ulmahan. Huwag po yung masyadong makapal kasi andyan pa ba si April Joy, yan? O, Joy, o, ito, o. Huwag masyadong makapal kasi ano siya, hindi siya maluluto. Pwede siyang malapad pero huwag siyang makapal. Yung kasing ano ko, yung mga molder natin ng ano. O, Gerald. Ito ang pinatihati ko yung hipon, Gerald, kasi mahal. Ganito. Yung bahalang, ang may special tayong sauce, Gerald. O, ito ang ilalagay ko kasi hari na to, ano, para mag-mold siyang mabuti. Dahan-dahan lang para maano siya. Malagyan siya lahat kasi pag biniglan yung damihan, masusobrahan siya ng harina. Manyaman yan, Ate Edna. O, yan naman si Gerald. Yan ang habit pa na kami, Gerald, eh. Mas magaling magluto yan, eh. Yan ang si... Bakit pang nangangamoy yata ang ano natin? Ang gaso. Yan lang lang po. Ayan lang po natin uminit siya. Ayan po siya.
Hindi lang siya gumit na sa kawali. Pero, tingnan niyo po. Joshua Gaza, watching from Florida, USA. Joshua Gaza. Joshua, Florida, USA. Ang pangalan kasi ng lugar dyan, Florida Blanca. Alam niyo, mga sikat ang lugar namin sa, ano, sa Pampanga. Meron pa kami Mexico eh. Pagkatapos ng San Fernando, eto, Joe, nag-uukoy na naman tayo, Joe. Pangkabuhayan project, Joe. Sabi ni Ate LB, Mami, pa-order ka daw. Oo, kahit na hindi order, basta kung pwede ko nga lang ihagis dyan para lahat ng viewers, tigisa kayo, kaso hindi pwede eh. May magic lang ako. O eto, wag lang masyadong makapag. Kung meron pa, sana akong molder yung mas malapad, mas maganda. Pero mura-mura lang naman ang order eh. Kaya, oh, ganito lang siya. Kasi hinati-hati ko yung ipon, Jo, kasi sobrang laki. Lagyan ko na lang ng maliliit. Katulad ng sabi ko, kaya gusto ko mas magandang live stream sa mga beginners. Konti-konting harina lang para malagyan siya lahat. Hindi yung biglaan, baka magsabaw siya sa harina. O, tingnan nyo yung sinalang natin. Ano siya? Buo siya, di ba? Ito ang naipamana sa akin ni Chalusin. Mahilig ako makikialam kasi sa luto. Eh, maganda pala pagpakialamero ka sa luto. Marami kang matutunan. List muna sangkap daw, sabi ni Ate LB. Na? List muna sangkap. Ha? List, ilista mo daw muna yung sangkap namin, sabi ni Ate LB. Pag ano, pag nag-video ni Pastor to, gagawa niya ng video, Ate LB. May lalagay sa ano ko, di ba nakikita nyo pag binubuksan nyo, bago nyo panoorin, meron mga recipe sa ibaba ng menu. Makikita nyo rin yan, iniyaan niya sa video. Ay, lalo na yung sauce mamaya. Mirna Solidad, magandang araw po sa inyo lahat. Ay, Tita Mens, kumusta na po? O, tingnan nyo, hindi siya nalagyan ng konti. Ito mga busisi ito. O, lagyan natin siya sa likod. Ayan, para mamaya. O, Tita Mirna, hello po. Salamat sa support mo, Tita Mirna. Parang nung sinasabi mo, parang nanay ko. Ito, Tita Mirna, nagluluto tayo ng ukoy. Meron siyang papaya, kalabasa, kamuting kahoy, tsaka kamote. Yung shrimp pinaghati-hati ko kasi sobrang laki. Ano, iahagisan sana kita dyan, Tita Mirna eh. Kaya lang hindi pwede eh. Mamaya ipapakita ko yung sauce niya sa inyo. At iaano ko rin sa video yun, itatumbnail ko. Yung mga ano niya, yung mga sauce niya. Linda Soriano, okay, sarap yan, insan, nakuha mo style ng nanay ko. Oo, oh, siyempre. Ano eh, lahi tayo ng mga kusinera at kusinera eh. Malakas yata yung ato yun. Oh, malapit na itong maluto, Ate Baby. Ito mga viewers, ito na yung naluto nating ukoy. At uulit-ulitin ko siya para makuha nyo siya. Maganda yung live stream. Para ano, unti-unti, walang cut. So, picturean mo nga ito, maan. Para makita nila. O, ito naman din. Huwag masyadong ano, baka madali ang kamay natin sa mantika. Yan, dadahan-dahan lang po ang paglalagay. Tapos pag merong, siyempre, merong hindi na isasama, kahit meron pa rin nahihiwalay na, na mga ingredients niya. Nasusunog siya, kaya dapat tinatanggal niya siya, yung gilid niya. Ganto, para hindi siya magulo sa mantika natin. Merong hihiwalay eh. Iiwalay nyo lang siya.
sila bilang tua, tutok mo lang siya. No, no, no. Nakatutok ako. Oh. Tuwang-tuwa naman ako nandito sina ang mga Florida Blanca mga yan. Si Ate Baby Florida Blanca din si talagang ano, supporter ang Florida Blanca talaga. Si Ate Mirna, si Ate Eldie, si Joshua, si Gerard. Si Ate Mirna yung pumupunta dito nung nakasama natin nag-check. Yung ginamit ni Lord na magbayad sa ating tirahan. Pati si Ate Bibi yan, ano, uli kong nakita yan sa Pampanga kasi may sakit si Chelsea. Magmumold na naman po tayo. Pakita mo yan. Para ulit-ulit, para maano nila, masundan nila. Ang kalabasa kasi masarap, tsaka kamote, manamis na miss. Sabi ni Ate Mirna, isa lang busog ka na sa laki. Oo nga, Tita Mirna. Ah, si Tita Mirna, ano lang yan eh. Hindi yan nagbababad sa lamesa, mahinang kumain yan. Gustong-gusto niya yung mga ganito, gulay-gulay. Madaling mabusog. Ang favorite ni Tita Mirna, vegetable salad. Minsan nga, ipipresent ko siya pag walang cashew nuts, Tita Mirna eh. Maganda sana yung gustong-gusto niya rin yun. Yung ano, vegetable salad. Iyaano ko yun, ituturo ko dito. Yung favorite niya. Pagdating ni Gerald, siyang magluluto. Yung mga favorite natin. Na Gerald. Alam mo ba, Gerald, may umakyat na dito. Kaya lang may sarili kayong sasakyan. At saka dapat mayroon kayong medical certificate. Kahapon may pinakain kami. Galing silang Manila. Yan. Tapos, yung ano natin, yung likod niya, lagyan natin ng konti. Ganyan lang po. Wala siyang kahirap-hirap. Sabagay sa mga beginners, sino ba naman ang mag-umpisa nang hindi ka nahihirapan? Pero pag nasanay na kayo, lalo naman, si Tita Mirna, ano yan eh? Si Tita Mirna, si Gerald, mga cook, ang mga yan eh. Sila ang chef sa bahay nila. Kasi Ate Elby tsaka si Joshua, tigakain ng mga yan. Sila tigakain ang nagluluto nila, si Kuya Ernie, si Jim. Mami, ano daw ang sangkap ng arena, sabi ni Gerald Turla. Gerald, ano, lalagyan mo siya ng atswete, asin at saka konting bechin para malinamnam. Kahit konti lang kasi yung magpapalasa din yung suka. Mamaya ipapakita ko kung paano tingin. Kung paano itinimpla ang suka, basta may pipino siya. Lagyan mo harina, asin, betsin, at saka atswete lang, Gerald. Yun lang yun. Tamang-tama ang luto nyo. Pag ano, Gerald, pagkalakating kilong harina ang nilagay mo, marami kang lulutuin. Lagyan mo siya yung apaw na kutsara ng ano at swete. Tapos konting asin lang kasi pag maalat, hindi rin maganda. Ang magbibigay talaga ng lasa dito yung masarap na suka na gagawin mo, Gerald. Okay, thank you, Ate. Ano, lagyan mo ng maraming hipon, Gerald. Marami ka rin pambili. Pag gumawa ka, kasi wag lang yung sobrang laki, Gerald, kasi matigas na yun eh, yung katamtaman lang para lulutong siya. Ito pang design lang to, yung malalaking hipon, hinati-hati ko. Para may present ako sa inyo, kasi walang maliit na hipon, Gerald, ako nabili. Puro ganito. Nakadalawa na ako, Gerald. Geraldo, pakita mo nga. Mabaya tayo number 3, Gerald. O ano? Sabi ni Kuya Gerald, kasi this week gagawa kami ng beef shawarma. Wow, Gerald. Patikim naman yan. Sila daw ni Joshua. Na? Kayo ni Joshua?
Tinakaw niyo pa ako, ha? Gagawa din ako niyan, naglalakad. Gagawa din ako niyan, Gerard. Kaya lang, ano, ginisang beef. Ang gagawin ko, hindi inihaw. Kasama yan. Yung bagong version ko yun, Gerard. Kasi wala akong pang-ihaw, eh. Makikita mo yung bagong version ko ng shawarma niyan. Ako na rin ang gagawa ng wrapper, Gerard. Ako na rin ang gagawa ng wrapper ng shawarma. Alam mo, sobrang malakas ang loob ko lang. Year 2011, nagkantin ako sa Baptist School. Gusto ko maiba. Naggawa ako ng shawarma. Nagpipray kaya ako, paano kaya ito, Lord? Sabagay, pag pumalpak ito, ako, gastos ko naman, hindi ang ibang tao. Ang ginawa ko, konti lang. Ngayon pala, Gerard, alam mo yung wrapper ng lumpia? Pre, kakapalan mo lang pala siya. Huwag mong lalagyan ng itlog, basta ano lang. Kung gusto mo, pag 1/4 isang itlog lang, para hindi siya mag-yelo, kasi white siya. Ganyan konting asin, konting mantika. Ayun, kakapalan mo lang, ulit-ulitin mo lang sa brush. Ang susunod kong gagawin, Gerard, lumpia. Fresh lumpia, tsaka wrapper ng lumpia. Ito na naman, yung ano natin. Yung iba, Gerard, na-order na. Yung iba, pupunta ako sa mga kapitbahay ko nito. No? Kapitpresto pala, hindi kapitbahay. Pag ano, Gerard, minsan hinahalo mong ganyan, no? Para hindi na, ano, para minsan hindi gumababa yung harina. Tumataas yung, naiiwan ng tubig sa taas. Para ano siya, maganda. Sisiguraduhin lang po natin mga viewers na naaabot siya ng niya yung harina hanggang aabot ang harina hanggang sa baba para hindi sasabog yung ating ano, kukoy. Anuhan natin ng konti lang sa likod. Kasi hindi nakakaabot, pero hindi siya sumasabog. Pero ano, dikit na dikit siya. Babalik ka rin pa siya na natin mamaya. Ambang na. Ang ambang daw, sabi ni Ann. Pakawin natin yung mga nanonood. Yung mga taga Florida, tsaka Cavite and Bacolor. Yung si Ate Linda nasa, ewan ko kung nasa Florida yung mga Bacolor. Sol, sumusolid ang Florida Blanca. Sila ang nanonood ngayon, ha. Yung pong carbonara, gusto ko siyang ano, gawin ulit kasi putol-putol ang video, tinatamad ng manood. Naging tatlo ba naman siya sa hina ng meat. Kaya hindi na ako nagla-live stream ng Linggo, sobrang hina ng meat. Yung carbonara ko, naging tatlong ano siya, naging tatlong video, napuputo. Kaya uulitin ko siya para maintindihan yung mabuti. Noon wala siyang beef, dinagdagan ko siya, basil, mas masarap siya. Lalagyan natin siya ng beef o kaya chicken, grand chicken, ang carbonara. Masarap din siya pag grand chicken. Busog daw lagi si Ann, ako yun mga... Nakakaingit. Sino? Busog daw lagi ako. Nakakaingit. Sino may sabi? Si Kuya Gerald. Ay, oo. Hindi lang busog sa amoy, Gerald. Pag ano, mag-uwi pa siya. Para matikman nilang mag-asawa. Sabi niya, na Gerald, kumanda ka. Yung sinasabi mong ano, seafood kare-kare, hindi niya nakakalimutan. Seafood kare-kare. Sabihin mo nga, Ann. Ayan, no? Sasabihin niya sa'yo. Eh, Gerald. Nakasanula. Yung seafood kare-kare natin, ha? Huwag mong kalimutan. Sana all ka na. Oo, sana all. Ay, palagi na mong nakakatikim mga taga-Florida. Ano, si na TLB. Palagi na akong tinatakaw ni Gerald sa mga post nila, eh. Palaging parang piyesta sa kanila, eh.
Grabe. Basta ano, huwag natin siya bibiglayin sa apoy para maluto siya sa loob. Kapag nakakit na kami dyan nila Ate LB. Arinawa! Arinawa! Makaakyat ka! Misan yata sa sobrang excited namin, Gerard. Hindi natutuloy. Isama nyo si Ate Mirna, ha? Huwag nyo kakalimutan siya sa bawat pag-akyat nyo para malibang siya. Pag mayroong kasya pa sa kotse, yung mga gusto niyang sumamang mga anakis at ako, isama nyo. Si Ate Mirna, ano yan? Flexible. Flexible yan, hindi yan KJ. Pag ang mga kasama niya, mga kasing edad natin, o kasing edad mo, Gerald, ganyan din ang edad niya. Hindi siya KJ. Hirap kumuha ng travel permit. Kukuha pa kami ng medical permit sa municipal. Oo, kukuha pa kayo, Gerald. Pero may nakaakyat na kaya dito kahapon, Gerald. Meron pa ang kasamang senior citizen. Ayaw nila dahil bawal eh. Sumagot daw ang senior citizen. Kapampangan sila, Gerald. Naglalagi sila sa Manila, kumain sila dito. Sabi niya, akala ko hindi ako makakaano. Sabi nila, hindi daw ako pwede. Eh, alam naman, iwan nila ako dito. Kasama nila akong pumunta. Galing Maynila. Anong sasakyan kong pabalik? Kadaw niya. Okay, eh di pinapasok na sila. Man, magkamada tayo. Pwede na, Gerald. Marami ng sasakyan. Ang ano lang dito, wala pang bus. Iwa ko lang nitong ano. Pero mas maganda, Gerald, para hindi masyadong maselan, hintayin nyo na pag may bus na. At least wala nang masyadong sita-sita. Kasama niyo pa naman ang isa nating senior citizen, si Ate Mirna. Ay, bakit ba para akong sign of aging na inuna ko yung hipon? Bumubog tuloy. Kailan na tayo? Tatlo pa lang. Oh, iyan mo nga. Bebenta ko ng 30 yan, Gerald. 30 pesos kada isa. Pag nakagawa ako ng 10, pwede may 300 tayo, Gerald. At least balik puhunan tayo, Gerald. Pero may konti na rin tubo doon, basta maubos yan. Buti na lang na arkila ko palagi si Ann. Kasi taklo lang kami dito eh. Wala kami kasamang iba. At palagi siyang available. Tanggalin natin yung mga magulo dito sa kawali natin. Alam nyo, pinagpipray ko rin sana lumakas ito para yung mga merienda natin. Magkano daw ang puhunan ni Mami sa nagawa mo? Sa nagawa ko? Bali, 40 yung papaya at saka yung kamote. May discount pa yun ha, kasi may kakilalang ang binili ko. 10.50, tapos yung kamoteng kao, 80. Mga aabot ito ng 150, almost 200, Gerald. Almost 200. Abot siya ng 200. Pero pag ano, 40 pesos yan. Kaya lang para mabilis maubos, Gerald. Mahirap kasi yung ano, para maipos natin yung puhunan natin. Dapat pang 40 pesos yan.
Oh, sa mga nagda-diet, maganda to. Ano, kahit ito na lang ang kainin nila. Malapit na naman maluto ito. Dapat ganyan, yung mantika, wag yung, ano ha, Gerald, yung may matitira pang naka dito sa ukoy, wag siyang lulubog lahat. Pangit. Baka lumutang siya, sumabog yung mga ano niya, sahog. Dumudulas yung kawali natin, Gerald, eh. Yung mga antik kong kawali, eh. Ito, pwede na. Nakakao, Gerald. Ika, linisin muna natin. Para walang kalat-kalat. Ito na naman ang susunod. Dumudulas yung kawali. Para sayang yung masusunog, ganyan-ganyan yun natin. O, Gerald, para umakyat mga viewers, para dumikit siya sa ukol. Lalakasan ko na yung ukol. Dagdagan natin siya na naman ng mantika kapag kinulang siya. Ito na naman para nakikita nila. Dagdagan natin ng konti. Ayan. Okay. Paganyan, maganda tapusin ng mga viewers, lalo na yung mga beginners. Kasi pag paulit-ulit, mas maganda na tututunan. Noong una, ang pinakakakabahan ko dito, yung pagganyan sa kawali, tsaka yung pagganito, baka sumabog. Pero pag ano na, okay na. Ang sarap nito, manamis-namis, meron siyang kamote. Nagpapatamis kasi yung kamote. Ayaw pa niya. Huwag natin pilitin. Baka umano, sumabog. Sayang. Sa order pa naman na to. Ilan ang order nila, ma'am? Apat ang ano dito. Ipupus ko yan sa tabi-tabi natin. Mabilis yan. Asan daw po si Pastor, mami? Ay, nag-i-invite siya si Gerald dyan. O, Gerald, nag-i-invite siya ng mga viewer. Nandyan siya sa labas kasi mahina yung net. Nilabas niya. Kaya medyo maingay yung sliding ang itery namin nakabukas. Kasi mawawalan ng net pag nakasara yung sliding. Kaya meron kayong naririnig na sasakyan. Nandyan lang siya dyan
sa may ano, sa tabi namin, sa harap ng kainan. Diyan sa mga na, ayan siya o, Gerald. Cubs, tawagin mo si Pastor. O, ayan siya. Nag-i-invite siya. Ikit me, Gerald. Nakita mo. Bubuhayin ko yung negosyo ni Chalusing. Alam mo, Gerald, kung malakas lang ang merienda rito, maganda sana. Sa bagay, lockdown eh. Taba, pagkatapos ng lockdown, sana lumakas ang merienda, no? Malapit na tayong matapos. Ay, hindi pa pala. Alos kalahati pa. Tsaga-tsaga lang mga viewers, ha? Tsaka lalo na yung mga beginners. Nandiyan pa kaya si Jojoy? Si April Joy? Hello daw po, Pastor Bart. Sabi ni Ate Myrna. Ayun, ibalik mo ulit doon. Ay, ilabas mo, ilabas mo. Nakikita niyo yung Pastor. Ah, nakikita niyo. Sabi ni Kuya Gerald, hi po, Pastor. Salamat po. Lagi mo akong pinagpipray. Itutok mo, ilabas mo muna. Itutok mo kay Pastor. Pass. Si Ate Myrna. Pass. Si Ate Myrna daw. Hello po, Pastor Bart. Si Kuya Gerald sabi niya, salamat po lagi mo akong pinagpipray. Hello. Hello, Manang. Ate Myrna. Ate Myrna. Sana matapos na ang lockdown, no, Tita Myrna. Nanood kami ng ano, kaya lang, binidyo nyo. Nakita ni Pastor Bart sa Facebook. Kaya lang, na-video lang yung praise and worship ko lang, preaching. Siguro na, ano, baka nalubat, ano, Ate Myrna. Yung nag-video yung cellphone niya. Ah, may kilala mo ba ito si Early May? Sarap naman, special si? Ukoy. Sino? Early May. Si Early May? Ay, baka ano natin Early yan. Friend natin sa Facebook. Hello, Early May. Ito, nagluluto tayo ng special ukoy. Di ba, pag hindi mo naumpisaan, panoorin mo ulit sa YouTube after 1 hour. Nakapost na siya. Tapos, i-video ni Pastor to yung mga eksaktong ingredients. Yung mga eksaktong ingredients, Early May, pag ginawa ng video ulit ni Pastor, meron siya sa ibaba ng ano, sa ibaba ng post sa YouTube, makikita mo lahat doon. Para eksakto yung ano niya. Eksakto naman talaga yung sahog niya. Para hindi malito ang manonood at ang gagaya. Ito an, ano mo ulit. O ito Early May, oh, ganito siya. Yung ating ukoy. Ang ukoy natin, Early May, ano, nilagyan ko ng, dapat pantay-pantay eh. Half kilo na kalabasa, half kilo na papaya, half kilo na kamote, Early May, tsaka half kilo na kasaba o kaya kamoteng kahoy. Ganito lang siya, oh. Malalaki ang ipon natin, kaya ganito ang ginawa ko, tsaka yung mga dry. Mahal kasi yung ano eh, half ipon. Tapos Early May ito, excuse me. Ano to? Harina. All-purpose flour ang ilagay mo. Huwag yung third class, ha? Aasim siya. Pero mas masarap ang all-purpose flour. Tapos nilagyan ko siya ng atswete, konting seasoning at saka asin. Pero ang magpapasarap talaga nito, Early May, yung ano, yung sauce niyang suka, mamaya, makikita mo. Pagkatapos natin magluto. Tapos ang gawin mo, Early May, pag dinaligtad mo siya, lagyan mo siya sa likod ulit ng
sauce niya. Ay. Ito na lang. Pakita mo nga kay Erlene yung ating. Ito na ang aming invention, Erlene. Yung mga nalutong ukol. Hello love, yung mga anak niya, si Mirna, si Lisel, nandyan sila, si Narian, si yung mga anak ni Ronald, hello, saka yung asawa ni Ronald, nakalimutan ko na yata ang pangalan niya, at saka yung mga apo ni Ate Mirna, si Najed, at saka yung bunso niyang, ay yung apo niyang maganda, yung kapatid ni Jed, si Mimi, at saka si nandyan din si ano eh, kasama ni Ate Mirna, si Jaire. Hello Jaire, musta na? Si ano din, si Myrin. At saka si James. At saka yung asawa nila, hello. Si na ano din, si Nabing. Pag napanood nila to, kumusta kayo dyan? Pati si Nadesbes. At ang mga bienan niya, mga anak, mga kapatid. Si Emery di nakakapanood eh. Kinawagan ko siya kagabi. Pag napanood ni Ner to, hello Ner. Nasabi ko sa kanya kagabi, ito ang lulutuin ko. Marjorie de la Cruz, yummy. Ay, sino? Ay, mga ano yan? Mga Aguilar yata yan. Tabsat, si Marjorie Aguilar Siano de la Cruz. Hello Marjorie, nagluluto tayo ng ukol. Mga De La Cruz, mga Aguilar, pag De La Cruz, Aguilar yan. Si Marge yan, sa Sam. Ay, taga-Sao siya. Hello, madam. Hello, Madam Marjorie. Meron din kasing Marjorie na taga Manila. Pasinsya ka na, mama. Pumasok si Pastor Bart. Si Marge yan, taga Sao. Pwede ako magturo sa Sao, ma'am, kung gusto nyo. Ito, pangkabuhayan, madam. Nag-speak na si Pastor Jonel dito, ma'am Marge. Last anniversary ng church? May kasi yung anniversary ng church dito sa House of Praise Community Church. Ma'am Marge, itong itery na to, church siya pag Sunday, pakita mo nga. Ayan siya, Ma'am Marge, pag Sunday, church siya, pag Monday to Saturday, itery siya. Myrin Esteban, hello po. Ay, hello, Myrin, anak ni Ate Mirna yan. Hello, Myrin. Yan ang binabati ko kanina. Eto, nagluluto ako ng ukoy, Myrin. Special ukoy. Kinumbayin ko yung ano, Myrin, kalabasa. Kinumbayin ko yung kalabasa, kamuting kahoy, kamote, tsaka papaya, Myrin. Hello. Hello din sa anatis mo, at tsaka kay Jeffrey. Si James pala ang asawa nila, si Jeffrey ang asawa ni Myrin. Kumusta kayo dyan? Ahagisan kita, Myrin, ng ukoy. Saluhin mo dyan. Panoorin mo yung sauce, Myrin. Meron siya pipino mamaya. Nakagawa na siya. Kaya buti pang hindi ko muna ginawa, no? Para makita yung ano. I-explain ko na lang. Pakita mo nga kay Myrin yung ating nalutong ukoy. O Myrin, na yun yung naluto nating ukoy. Nakapito na tayo. Ano yan? Order. Kung nandito lang kayo, ahagisan ko kayo. Siguro. Walo pa lang yun.
Kung isang dosena yata ang magagawa natin, marami akong ititinda. Elbigaza, ma'am. Yung palang nanonood sa yung marunong magluto, si Gerald. Oo nga. Si Ademir na. Si Myrin. Ay, magagaling yan. Si Gerald. Except me ka na. Puro mga chef ko kang mga nagluluto, nanonood sa akin eh. Except me daw, sabi mo. Na? Except, ah, oo. Tigakain si Ate LB. Aminado siya. Hindi niya passion ito eh. Kanya-kanyang passion. Si ano, si Eva din, yung pangatlo namin kapatid, bunso. Marunong din yun. Si Ate Lisa naman, mga merienda, doon siya magaling magluto. Yun ang home economics niya. Puro mga chef cook pa naman ang nanonood. Paano hindi ka kakabahan sa pagluluto nito? Pag binaligtad siya, may lalagyan ng ano. Kunwari, tinuturuan ko sila, mas magagaling pa sila sa atin. O si Ma'am Marge, para nakikita ni Ma'am Marge. Yung mga kapampangan, alos kapampangan niya tayo mga nanonood sa atin eh. Taga Florida Blanca lahat. Si Myrin na sa Angeles siya nakatira, pero taga Florida din yun eh. Sinulid na mga Florida. Meron na solidad. Inamin ang totoo. Darang Mirna. Sinulid nyo naman ang panunood. Halos Florida ang nanonood. Very supportive ang Florida Blanca ngayon ha. Ay, hindi lang pala ngayon, madalas. Nung nag-umpisa ako, silang kasama ko na dito. Kahit hindi natin sila kasama dito sa internet, nakakasama natin sila. Ay, naku, kumindat pa naman, huwag naman sanang mag-brown ha. Sa amin yata, uubo lang dito. Pag tag-ulan, nagbabrown out na. Huwag naman sana hanggat hindi natuluto ang ating ano, ang ating ukoy. Sabi niya, Telby, ha, ewan ko kahit anong turo nila. Hindi na niya talaga. Parang si Leia yung pinisang ko sa Maynila. Tigakain silang pareho. Wala kaming ginagawa. Nanunod lang kami sa'yo. Sabi niya, Timir naman. Salamat, Tita Mirna, at sa family mo. Kina Gerald at sa pamilya ko dyan, kina Atiel. Na patuloy na sumusuporta sa Edna's lutong bahay. Mayroon, Esteban. Siyempre, masarap pa rin ang luto ni Ate Edna. Naku, yan naman ang gustong-gusto ko kay Mayroon eh. Ayaw akong ipatalagod kahit mas masarap ang luto niya. Ganyan-ganyan lang natin, sayang yung lumalabas sa ano. Dapat na tayo magluto. Ay, magluto yung luto natin, hindi tayo. Kakalabing dalawa yata kami o labing lima. Ma'am March, hindi mo na umpisan. Pag ano, ulitin mo na lang uli. Sa ano, sa YouTube, Ma'am March. Diyan sa Dagupan, maraming ano dyan. Maraming iba't ibang klaseng isda, yung hipon, kompleto dyan, kahit anong size.
Dito kasi, ang ano lang dito, puro gulay ng Baguio, tsaka strawberry, avocado. Nanggagaling lahat sa baba yung pagkain. Sa Dagupan, kompleto dyan. Mahilig magtanim ng mga Pangasinan at saka mga Ilocano. Buti na lang, medyo kumulimlim ang init-init sa loob. Ayos ka pa dyan, ha? Sa paghawak ng camera. Medyo nangangawit. Ayos lang. Para papayat ka, ha? Sa pagluluto ko, yung sidekick kong si Anang nananaba, eh. Kasi pag malapit ko nang tanggalin ang ano, naluluto na, siya ang taga-tikim ko. Kung tama na sa sahog. Halikaan. Ito po, makikita niyo ulit. Yung mga beginner, nagkulang ang sauce natin, dadagdagan ko siya ng konti. Para po makita nyo kung paano ko ginagawa. Supportive si Anne, sabi niya, TLB. Ay, oo. Yan ang ano, love na love ako niyan eh. At love na live ko siya. Kaya kaming dalawang palaging magkasama na. O, ito yung atswete. Konting seasoning lang, kasi konti na lang ano natin. Inakot ko na yung sa Edna Citeri na seasoning. Ano, konting asin lang para hindi mapaalat. Kasi may asin na yung sauce natin. Walang ako ng tubig, mga kapatid. Chonog na. Buti na lang, ang binaligtad natin. At walang sumunod na lang. Eto, lagyan lang ng konting tubig. Tantsahin nyo lang siya. Wag, kasi pag matubig, pangit. Yung tamang-tama lang. Wag naman yung sobrang lapot. Ito, kulang pa siya nito. Pero, minix ko muna para madurog yung harina. Ito lang po. Eh, yung mga nanonood sa akin, mas magaling pa sa akin eh. Yung mga beginner ang inaano ko. Tsaka yung hindi mga expert pa sa luto. Medyo malapot siyang konti. Kaya ang harina, kayong mga beginner, dapat, ano yan, hindi nawawala. Kasi, ano yan eh, yan ang pampalapot. Pag nagsobra siya, may ano, mariremedyuhan nyo. Kasi pag wala ng harina, wala na. Oh, ayan, okay na po siya ulit. Meron na tayo ulit pang ano, pang lagay sa... Ito na naman ang ating nalutong ano, ukoy. Ako, busog na busog ang kakain nito. Medyo magalaw nga lang ang sweets ng apoy natin. Maihinaan natin, lalakasan natin. Kasi ano siya eh, baka masunog. Ala-alalay lang. Tanggalin natin itong mga nakaano sa gilid-gilid para hindi magulog.
Mang Iking. Ate, hi, hello. Hello si Mang Iking, si Anakis kong vlogger. Ayan na naman po ang ating isang supporter, si Mang Iking. Vlogger po siya. Subukan niyong panoorin ang kanyang mga ano, mga videos. Hello Mang Iking. Oh, pinopromote ko yung mga videos mo para ano, madagdagan ng mga supporter mo. Talagang si Mang Iking supportive talaga sa akin. Nandito na naman siya. Si Maan man. Maan, ano ba wa? Hello Maan, nagagawa ako ng upoy. Et. Habi, maraming gulay kina Maan. May papaya ito Maan, may kalabasa. Merong kamote, tsaka kamoting kahoy Maan. One is to one ito, Maan. Pare-pareho ang size. Ayan siya, oh. Oh, Maan, ito na yung ating natapos. Ang ginawa ko, Maan, half kilo na kalabasa. Half kilo na... Ang ginawa ko, Maan, half kilo na kalabasa, half kilo na papaya, half kilo na kamoting kahoy, tsaka half kilo na kamote. Pare-pareho ang timbang niya. Tapos, pakita mo nga ito. Itong all-purpose flour natin, nilagyan ko ng atsuete, nilagyan ko ng asin, tsaka konting seasoning. Tikman nga natin. Tsaka nilagyan ko ng hipon, Maan. Malaki yung hipon ko, kaya hipon kaya hinati-hati ko. Pasa yun yung sauce, imix mo muna. Huwag ka munang mixer. Mamaya, pagpakita ko sa inyo yung sauce, Maan. Hinaluan ko siya ng maliliit na hipon kasi ang lalaki nito. Matatalo na tayo. Bili ka na, Maan. Ilan ang order mo, Maan? Kayong dalawa ni... Kayong dalawa ni Ruby... Si Ruby, ano ka? April Joy. Iti-deliver ko na ba sa bawang, Maan? May dalawang salangan pa tayo dito. Ang bango. Ito may ang binaligtad ko. Pag binaligtad mo siya, ano, lagyan mo pa siya sa likod para hindi siya, ano, lalo na pang business, para hindi siya maghiwa-hiwalay. Bago ako magtutut. Magtutut. Matutut, ah. Bago daw ako matutut. Bago ako matutut. Bago ako matulog. Sinong nagsasabi? Si Mang Iking, ma'am. Sabi niya, Ate Pingi ko, pagkatapos mo magluto, samahan mo na rin ng, ano, suke, ne? Suka. Suka. Hindi, bago si Mang Iking, hindi. Kapampangan ka ba, Mang Iking? Manyaman, manyami. Ay! Hindi sa Kapampangan, ginagawa. Oo, oh, manyaman ba? Parang Anakis ko yun eh, bata pa si Mang Iking. Nagsasab kami ni Mang Iking. Kailan ko lang yan naging suki sa ano, yung mga 2 weeks ba, Mang Iking? Nang magsuki tayo sa YouTube. Mabuti na lang, ano. Meron na tayong ano dito. Sumulpot na viewer, dalawang bawang. Naku, support yung mga to. Sabi ni Mang Iking, babalikan po kita ate, magluluto lang ako. Pa-shoutout po from United Arab Emirates. Hi! Mang hello. Iking and Patricia Padua.
Hello, Mang Iking and Patricia Padua. Sa United Arab Emirates pala kayo, ha? Kumusta kayo dyan, ha? Pati sa mga kababayan natin dyan, sabihin nyo sa kanila kumusta sila. Yedna's Lutong Bahay. Binabati kay Yedna's Lutong Bahay. Kamo, mga taga United Arab Emirates na mga Pilipino. Ingat po kayo dyan, ha? Keep safe po. Malapit na tayong matapos, Maan. O, last na to, Maan. Oops. Ito, hindi na pwedeng ibenta to. Para yata mamayat si Ann, ito na lang yata ibibigay ko sa kanya. Di joke lang. Nagdadagdagan ko na ng ipon, nilalagay ko ng lahat kasi last na to eh. Pwede ba naman yun, Ann? Joke, joke lang. Pero ang dami nito, ha? No? Daming hipon. Jackpot si Andito. Lalong mananaba si Andito, mga viewers. Ang aking camera woman, no? Puno ng hipon ang matitira sa, ang mabibigay sa kanya. Ito na po ang ating, ano na, magtabi-tabi na tayo ng mga nakakalat dito para presentable naman. Anong lasa naman? Para sa anong lasa ng ukoy? Malapit na tayong matapos, mga viewers. Kunting tiis na lang. Salamat sa suporta nyo, ha. Naku, ang araw na to, mga bawang at Florida Blanco ang ano natin, supporter, at saka United Arab Emirates. Malapit na siyang maluto. Malapit na mga kapatid. Mga simpleng lutuin, di ba? Simple siyang lutuin. Kaya po, ano, hindi ko siya kinat. Para pagpaulit-ulit, matutunan niyo. Pera lang sa mga Florida Blanca, Pampanga. Mga imbes na ako ang avid fan ko sila, ako ang avid fan nila eh. Kasi magagaling ang magluto ang mga kapampangan eh. Lalo na yung isa dyan, yung magluluto ng seafood kare-kare. Si Myrin marunong siyang mag-bake. Myrin. Magaling siyang mag-bake. Thank you.
titik curam ko ito yung maraming nitas na dito ko. Ay, baka masulit. Masulit na yata. Ah, hindi naman. Mabuti na lang. Eksakto. Ang reminder ko talaga siya yan eh. Kaya love na love ko ito eh. O, isa na lang siya. Honey Bunny Girl. Ay, vlogger din yan. Si Honey Bunny Girl. Hello, Miss Honey Bunny Girl. I-try nyo pong buksan yung ano niya. Yung mga videos ni Honey Bunny. Ano, may... Ano, vlogger din po siya. Malapit na tayong matapos, Honey Bunny Girl. Konti na lang. At least, sa bagay, mapapanood mo pa rin sa video ito eh. Pag magla-live stream kayo, Honey Bunny Girl, pag magla-live stream kayo, kayo mga vloggers na katulad ko, i-chat nyo ako para makapanood din ako. Ako na nga availability ko. Pasensya na kayo ha, kasi Edna's Eatery ito, ako ang cook dito eh. Kaya hapon na nga availability ko. Basta hapon na, nakikita nyo naman ako kung ay, ano, alas tres ang ano. Sa bagay makikita nyo naman eh. Basta chat nyo lang ako. At si itrin yan? Na? At si itrin yan. Sabi ni Honey Bun. At si itrin yan. Hukoy ito, Honey Bunny Girl. Mga hukoy ng Kapampangan, lutong Kapampangan ito. Inukay ko pa ito, Honey Bunny Girl. 1985 ko huling ulutuin ito. Ito ako ngayon, niluluto ulit. Para may, kung mga kababayan natin gustong ano, mag-business, para okay, meron sila. Si Trin-Trin. Sino Trin-Trin? Si Trin yan, sabi niya. Hello Trin. Kumusta ka na Trin? Vlogger din si Trin eh. Sa ano meron siya mga nakita ko mga cartoon characters sila. Nung nakita ko na nasilip ko sa YouTube niya. Marapit na siyang maluto. Kayaan ito, itong pinakamaraming inipon. Ganyan po siya kamahal. Puro madami. Yun, maganda daw ang pinakahuli eh. Mas masarap yung lahat ng tira-tirang sahog. Mapupunta lahat. Kaya nga ate, kanyaman naman yan. Sabi ni Trin. Masarap ito talaga, Trin. Ipicturan po namin mamaya ito para pag makita mo nyo siya sa YouTube. Ipo-post ni Pastor, igagawa ng YouTube ni Pastor ito. Lagyan niya ng music na background para yung manunood, hindi maiinip. Pero mas maganda yung live stream kasi walang putol-putol. Kaya alam yung iba, ano, pag busy sila, hindi sila kagad makapag-open, yun ang remedy. Makikita na nila sa YouTube yung... Kasi yung iba kasi, yung mga hindi beginner, tingnan lang nila, alam na nila, kaya tamang-tama sa kanila. Yung mga beginner, maganda, live stream. Ay, tapos na po tayo, mga viewers. Thank you.
kami tungkol. Hoy, ito na po yung ating mga nalutong ukoy, mga viewers. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mga taga Florida Blanca, Pampanga na sumuporta ngayon sa ating dinedemong special ukoy. Ganun din sa ano sa United Arab Emirates, sa mga vloggers po natin at sa taga-gabawang La Union, sinamaan. At saka rin sina April Joy. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung ating ano, yung ating sauce. Kung paano ko ginawa, nakagawa na siya. Kasi pag i-deliver to, gagawin pa lang, hindi pa siya sisip-sip ng sahog. Kaya ginawa ko na kanina. Teka lang po, yung ipapakita ko. Ito po siya, oh. Dali lang kuha akong lalag. Ilalagay ko na po siya sa lalagyan yung bawat ano. Ito po, iano ni Aunt po, close up niya. Ang nilagay ko dito, wag yung sobrang asim na suka. Ito kasi, suka ni Loco to, pero hindi na siya pure. May halo na siya para hindi siya masyadong maasim. Ang pure na suka ni Loco, sobrang asim. Wag po yun, kahit yung white na suka na lang na nabibili dyan sa, ano, sa grocery. Isang liter or 1 kilo na, ano, na suka ang nilagay ko. Tapos 1/4 na brown sugar. 2 medium na red onion. At saka ano, 25 grams na grind na durugin yung mabuti yung bawang. Para hindi manguya ng ano natin, ng kakain. Yung red onion okay lang manguya yan kasi nababad sa suka, hindi masyadong matapang. Tapos lalagyan nyo siya ng 1 kutsarang black pepper at saka ano, 2 kutsarang asin. Tapos tikman nyo kung kulang pa sa inyong asin, dagdagan nyo pa ng 1 kutsara. At ang pinaka anong recipe natin, itong pipino, nilagyan ko siya ng pipino, 300 grams siya. Oh. Pwede din isang ano, alam nyo po ba ang sauce na to? Pwede siya sa pang fishball, mga balls, mga street foods. At saka pwede siya sa barbecue. Kasi manamis na miss siya eh. Na ano, na nilagay ko 1/4 na brown sugar. Ngayon sa mga magbi-business ko, ganito po ang gagawin natin. Ito po, nilagay ko siya sa plastic ng yelo. Pagkano magsalok po kayo ng sauce, i-ano nyo lang, i-mix nyo lang na ganito para hindi sasama lahat yung sahog nyo. Ito po siya, oh. Ito na po ang ating suka. Pero dagdagan ko pa siya ng isa. Baka mga ano sila, maditin sila. Ito, bawat isang ukoy, ganito siya. Ito na po ang ating pangkabuhayan project. Ibebenta na po natin siya. Ganyan po ang ginagawa ko para mabuksan niya. Tsaga-tsaga po talaga, no? Kapag hindi ka marunong magluto, tsaka yung sa business, hindi mo linya, huwag mong ituloy. Kasi, ano ka, mananawa ka, may stress ka. Pero pag linya mo ang negosyo, tsaka yung pagluluto, okay lang yan. Mapapagtsagaan natin. Huwag lang tayong nalulugi. Ito na po siya, oh, yung ating sauce. Hanggang dito na lang lamang po ah. At least po nakita nyo. Yung at saka tinuro ko yung sauce kung paano gawin.
Kasi po, kaya pag may asukal kasi hindi siya nakakauman, mas masarap siya. Tsaka yung pinaka, ano natin, yung pepino. Ang pinaka main ingredients natin dito, yung ano siya, asukal at saka pepino. Yun ang ano, yung iba kasi dati walang pepino at saka asukal, pero mas masarap pala siya pag gano'n. So, salamat po ha, mga taga Florida Blanca, United Arab Emirates, mga taga Bawang La Union, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Yednas Lutong Bahay. God bless us all po. Bye-bye po. Nakailang oras na? 1 hour and 55 minutes.